Dahil sobrang lamig ngayon dito sa Pagod Food, guys, especially dito sa amin, dito sa may Barangay Balawi. Ayan po, magluto tayo ngayon ng bagnet sinigang. Ayan po, super yummy ang bagnet sinigang, guys. So ayan po yung mga ingredients. Ayan po, kailangan natin ng sibuyas, paminta, ayan po, kamatis, sigang mix. Ayan po, ayan po yung mga ibang gulay din, guys. So una po sa lahat, kailangan nating iprito yung bagnet po. Ayan po. So ayan, napainitan ko na po yung non-stick pan. So ilagay na po natin yung bagnet. Ayan, medyo crispy na po yung bagnet. Isusunod natin yung kamatis. Ayan po, kamatis at yung sibuyas. Magkasunod lang yan, guys, ha. Lutuin natin maigi yung kamatis at yung sibuyas para mag-incorporate po yung lasa po nila doon sa bagnet. So ayan po, igigisa lang po siya ng maigi. Tapos halo-haloin lang po para maghalo-halo yung lasa nila, guys. So sunod natin ilagay yung patis. Para yung lasa din ng patis humalo doon sa karne o yung sa bagnet, sa kamatis at sa kasi sibuyas. Ayan lang po, pakaluan lang po ng konti. Tapos ibuhos na po natin yung tubig para gawin nating sabaw. So ayan lang po, guys. Depende po sa inyo kung gaano karami yung sabaw na gusto po ninyo. Ayan po. So isunod na po natin yung paminta. So habang hindi pa siya kumukulo, guys, ilagay na po lahat natin yung mga pampalasa niya. Katulad nung sigang mix. Ayan po. So depende po kung gaano kaasim po yung gusto po ninyo. So sa isang kutsara, guys, maasim-asim na siya, guys. So ayan po, pinaghalo-halo ko na po lahat ng lasa para kapag kumulo na siya, mag-incorporate po yung lasa po niya lahat. Humalo doon sa sabaw. So isunod na po natin yung gulay. Unahin po natin yung pinakamahirap na lutuin na gulay. So like yung talong, medyo mas mahirap siyang lutuin, guys. So yan po yung inuna ko. After po nung talong na medyo maluto ng mga 2 minutes, iisunod na po natin yung siling haba. Ayan po. So kung may okra kayo, guys, or sitaw, pwede rin po siyang lagyan. Pero sa akin kasi, guys, naubusan ako ng stock sa okra, kaya dahon ng kangkong po yung kinuha ko po. Ayan po. Anyway, kahit anong gulay naman po ang ilagay dyan, okay naman po siya, basta pang sigang. So na, ayan, guys, nawalan po ako ng butane. Ayan po, naubos. O, diba? I'm trying my best na i-open po siya pero wala na talagang gaas. So ililipat po natin siya sa pinaka main na lutuan po namin, guys. So ayan nga, guys, nilipat ko na siya doon sa pinaka main na lutuan namin. So kumukulo naman na siya. So hintay na lang natin ng ilang minuto para maluto yung gulay din. Pwede na po tayong kumain. I'm so excited kasi napakalamig dito sa Pagod Food.
Oh, ayan, luto na siya, guys. Kailangan ko na siyang ihain kasi kakain na ako. Tara, samahan niyo akong kumain, guys. So, ayan na po. Oh, diba? Super yummy. Yan po yung aking luto. So, ayan, tapos na tayo magluto ng bagnet sinigang, guys. So, bago ang lahat, welcome back to my channel. Ayan, so, ito po yung bagnet sinigang. Ito yung tirak ko nung last vlog ko na bagnet mukbang. So, syempre, may rice tayo, guys. Ayan. So, malamig yung panahon ngayon dito sa Pagod Food, guys, kasi dulot ng Northeast Monsoon o yung tinatawag na Amihan Season. So, that's it, guys. Pangaldao. Ano yung si Dayo? So, Iga daw? So, yung bagnet sinigang, guys, ay same procedure pa rin naman sa pork sinigang. So, nandyan si Jenny, guys. Umapapal po. Ay, charot. Yung bagnet, guys, ay yung tinatawag na lechon kawali, no, kaya marlet lechon kawali, guys. Ito yung pinaka isa sa mga main product ng Ilocos Norte, aside sa bagnet, ay aside sa longganisa at empanada. Wow! Ang sarap kapag maanghang ka, guys. So, ang kulang lang dito sa sinigang ko, guys, ngayon, for today's video, ay walang okra kasi walang available na okra talaga. Maglay tayo ng siyol. Thank you.
Grabe Ilocano guys. Kaya, kaming mga Ilocano minsan, kapag nasa dayaan kami, binubuhat namin tong mga pinggan. Sili. Diyan nga lang. Gagat. Zero is life. Yun na, shop. Thank you for watching guys. I hope nagustuhan niyo po tong bagnet sigang ko guys. Please don't forget to subscribe, like, and share.